Alleluia, Alleluia, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinira, masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin, upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin, ay hindi mahadlang ang kamtin ang iyong pagiliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ngunit, hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito na mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit, si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo.
at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito'y siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkamatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw, Poon, aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat.
Magandang gabi po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good evening po. Pakingitian naman po yung mga taong malapit sa inyo. Pakisabi sa kanila, magandang gabi. Pagod na ho ba kayo? Yan. Isang ang malakas na buntong hininga. Tuwing kailan po tayo napapabuntong hininga? Isa po siguro sa mga dahilan kapag tayo ay nagbubuntong hininga ay kapag tayo ay napapagod na. At isa pa siguro sa mga dahilan ng ating mga buntong hininga kung minsan ay kapag nagawa na natin ang maraming bagay para sa ibang mga taong mahalaga sa atin, pero para sa kanila ay kulang at wala pa rin iyon. Tama ho ba? Amen. Sa atin pong ebanghelyo, siguro napapabuntong hininga na yung ating Panginoon. Bakit? Kasi matapos ang kanyang pagpapakain sa maraming tao, yung mga taong nasa harapan niya, ang tanong at pakiusap pa rin sa kanya, ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano pa po bang pwede ninyong magawa para maniwala kami sa inyo? Pwedeng sabihin ni Jesus, ano pa bang kailangan kong gawin para maniwala kayo sa akin? Kulang pa ba yung mga ipinapakita at ginagawa ko sa inyo? Pero hindi po sinabi ng Panginoon iyon. Anong ginawa niya? Ginamit niya yung pagkakataong iyon para tulungan at turuan yung mga taong nakikinig sa kanya kung saan ba dapat nakatuon yung ating paninalig at pananampalataya. Pinapakita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ngayon kung saan ba dapat nakatuon yung ating pananalig at pananampalataya. Ano po ba kasi yung hinahanap nila? Naghahanap sila ng material na bagay, tinapay, nabiyaya, nagagawin ng ating Panginoon. At ano pong danger kapag doon na nakatuon yung ating pananalig sa ating Panginoon? Kung minsan o kaya naman madalas, yung kanyang ibinibigay na material na bagay, yung kanyang mga pagsagot sa ating panalangin, kung minsan, yun na yung magiging indicator kung bakit tayo maniniwala at mananalig sa kanya. Sasabihin natin, Panginoon, maniniwala lamang ako kapag ibinigay mo ito. Panginoon, mananalig lamang ako sa inyo kapag tinupad ninyo itong kahilingang ito. Hindi ganun. Hindi dapat ganun. Iyon ang itinuturo ng ating Panginoon. Hindi sa mga material na bagay, hindi sa mga pagsagot ng panalangin, dapat nakatuon yung ating pananalig at paniniwala. Yung ating pananampalataya, napakahalaga na dapat nakatuon sa pinagmumula ng lahat ng biyaya. Walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At yung ating Panginoong Jesus Nazareno, hindi sumasagot ng ating panalangin ayon sa ating kagustuhan. Iyon po yung maging magandang maliwanag sa atin. Hindi nakatuon at hindi sumasagot yung ating poong Jesus Nazareno ayon sa ating kagustuhan. Tayo, yung ating Panginoon, hindi sa ating kagustuhan, ngunit sa ating pangangailangan na ayon sa kanyang kalooban, doon nakatuon at doon yung dahilan kung paano siya sumasagot sa ating mga panalangin. Sabi nga po ng isang karakter sa isang pelikula, ang pangalan niya po ay Lods. Sabi po niya, kung sasagutin ko lahat ng dasal ninyo, wala na kayong matututunan. At yun po yung mahalagang itinuturo sa atin ng Panginoon. Dahil kung minsan yung ating mga kagustuhan ay hindi naman makakabuti para sa atin, alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Alam ng Diyos yung ating pangangailangan. At yun yung magiging dahilan ng kanyang pagkakaloob ng biyaya sa atin. Kaya anong tamang disposition sa harapan ng ating Panginoon? Yung tamang disposition po, yung patuloy na paglapit at pagkapit sa Kanya. Dahil alam niya
ang lahat ng bagay. Alam niya kung ano yung makakabuti at magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya't hindi tamang disposition na kung hindi ibigay ng Panginoon, ay lalayo na ako sa Kanya. Dapat patuloy na paglapit, patuloy na pagkapit, at patuloy na pagbubukas ng ating sarili kung ano ba yung tamang daan na Kanyang inilaan para sa ating lahat. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yung patuloy na pagbibigay ng tinapay, ng biyaya sa araw-araw ng ating makakain, makakatulong po iyan para makatawid tayo sa pang-araw-araw. Pero ang tunay na sagot para yung ating araw-araw, yung ating buhay, makatawid mula dito sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan, ang tanging sagot ay ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus Nazareno. Kaya ang ating Panginoong Jesus Nazareno, anong ginagawa niya? Hindi lamang nagbibigay ng pagkaing magbubusog sa ating mga tiyan. Nagbibigay siya sa pamamagitan ng salita niya, sa pamamagitan ng Eucharistia, ng pagkaing magtatawid sa atin mula dito sa buhay na ito, patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya sa atin, nawa patuloy tayong maglaan ng panahon para tanggapin ang ating Panginoon sa Eucharistia, sa Kanyang salita, para tunay niya tayong magabayan dito sa mundong ito patungo sa buhay na walang hanggan. At upang ang ating mga buhay magkaroon ng kapanatagan kahit na hindi nangyayari ang mga nais natin, dahil may pagtitiwala tayo na kung anong ibigay ng Diyos, yun ang makakabuti sa atin. Kung anong hindi niya ibigay, nagtitiwala tayo na hindi iyon makakabuti sa atin. At may ibibigay ang Diyos na mas makakabuti at makakapagdala sa atin sa ating kaligtasan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, patuloy tayong lumapit sa Diyos. Patuloy na kumapit sa Diyos na nais tayong itawid mula dito patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang maibibigay lamang ng ipinangakong langit. Sa bawat panalangin, ang ating sasabihin, Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang aming lahat ng gutom at uhaw. Ang simbahan, naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eucharistia ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating makakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eucharistia sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinihiling namin ito
sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan nagdiriwa. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong maghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinagoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang maliligong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Maraming salamat po.
At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na siya ay sumasagot sa ating mga panalangin, hindi ayon sa ating mga kagustuhan, ngunit ayon sa ating mga pangangailangan na nakaloob sa kanyang kagustuhan. Nawa patuloy tayong lumapit, kumapit sa kanya at magbukas ng ating mga sarili para patuloy tayong magabayan niya patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Nawa sa pamamagitan ng bendisyon na ito ay maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.